Hello mga kabidyo, okay, ito muli tayo sa ating panibagong video at samahan niyong muli ako dahil kakabitan na natin yung ating video okay box. Lilinyahan na natin ang mga speaker niya. Okay, kakabitan natin video okay ngayon is VIP 12x4 and then gagamit tayo ng mga speaker na crown and then apat na mid and then apat na tweeter, dalawang horn or dalawang may tweeter horn at dalawang metal dome. So ang connection natin dito is series and parallel combination. Hayaan nyo munang isa-isain ko sa inyo yung ating mga ikakabit na mga gamit sa ating video okay box. So ito na nga yung ating video okay box. Okay, size 12 and then apat na mid, dalawa sa harap at dalawa sa gilid, and then meron tayong tweeter horn. Ito yung ating tweeter horn and then dalawang metal dome, and then lalagyan din natin ng 24 inch na TV. Okay, and then ito yung ating speaker na gagamitin. Okay, ito yung ating mga tweeter. Dalawang tweeter horn. Dalawang tweeter horn na HT46 150 watts at 8 ohms. 2 piece. And then apat na mid. So ito yung ating apat na mid, size 5. Pro HM515. 4 pieces. And then ang ating subwoofer, 360 watts, 8 ohms, dual siya. Pero isang terminal lang yung ating gagamitin. So ito siya, dual terminal. 2 piece nito. And then ang ating woofer, KW123 at 300 watts, 8 ohms. And then yung ating metal dome, 2 piece din. Ayan, Pro HD, Pro DT 100, 150 volts. At ito yung ating magiging connection. Kagaya nga nasabi ko sa inyo, series and parallel combination. So isa-isayin muna natin yung ating magiging connection para mamaya istire-diretso tayo. Okay, itong taas na to is high or tweeter. And then ang ating mid. Okay, ang unang gagawin natin is isi-series muna natin si tweeter, yung dalawang tweeter. And then after nating i-series, positive and negative, is pupunta siya sa connection ng ating mid. Siniris natin si high or si tweeter and then isi-series din natin si mid. Yan, kung makikita nyo is negative and positive, negative and positive. So series po siya. And then yung negative ni tweeter is pinaralel natin sa negative mid, sa negative ng mid. And then ang positive ni high or ni tweeter is pumunta sa mid, positive. Parallel connection na po siya. So siniris natin siya 8 ohms and dahil siniris natin siya, ang magiging ohms natin is 16 ohms dahil add siya. 16 ohms, 8 ohms and 8 ohms, 8 ohms and 8 ohms siniris natin is naging 16 ohms. Pag series po kasi is add or plus lang sila. Kaya 16 ohms din si Amy, kaya 16 ohms din si Mick. And then after nating i-series, naging 16, and then dahil nga pinaralel natin, okay, so ayan siya, magiging siyang 8 ohms. Babalik muli siya sa ating 8 ohms. Diretso sa ating amp. And then yung wattage naman niya is add lang siya. Series and parallel is add lang po parehas. So ito yung ating magiging connection sa ating mid and tweeter. At ang ating gagamitin capacitor para sa ating tweeter is 2.2 UF at 100 volts. And then sa ating mid is 6.8 UF at 100 volts din siya. So ito po yung ating capacitor. Para sa ating tweeter, 2.2. At para sa ating mid is 6.8. So ito po yung ating connection sa ating capacitor. Ayan, sign nya. So bago pumunta sa ating mid mga kabidyo, okay is nilinyahan muna natin ang ating capacitor sa ating tweeter. Ito yung ating linya ng ating capacitor and then pumunta siya sa ating mid. And then yung capacitor naman ni mid is ayan. Isa lang po yung ating lalagyan. Isang 2.2 at isang 6.8.
So ayan. And then sa ating mid, and then sa ating subwoofer and woofer is parallel lang siya. 8 ohms to 8 ohms nagiging 4 ohms. Parallel connection diretso sa ating amp. At ang wattage niya is add lang siya. So ayan po siya. Kaya linyahan na natin. Okay, gawa muna tayo ng microphone input para sa ating video. Okay. So ito yung ating saksakan sa ating microphone input. ELP main, and then ito ang ating wire. Yung number 2 is yung white, and then yung 1 is crown, and then yung 3 is blue. Number 2 is yung white, pinaka-positive. And then pagdating sa ating PL is pinagsama natin si blue at si crown, and then si white is nasa positive. So ito na, ipasok na natin yung ating mic input galing ibaba. At yan na nga yung ating diagram para hindi tayo mawala sa ating mga ginagawa. So ang inuna natin is yung ating metal dome na dalawa. Siniris natin si metal dome, and then pinaralel natin kay mid sa ating harapan ng ating video. Isang kapasitor lang po ang ating ginamit sa ating metal dome na dalawa, at ang ginamit nga po natin is 2.2 microfarad and 100 volts. Ganun din sa ating mid. Okay, isang kapasitor na 6.8 microfarad at 100 volts. Okay mga ka-video, okay, para masundan nyo ako mabuti is lalagay natin yung link dyan sa ibabaw. Sundan nyo na lang yung ating link. Okay, meron tayo series and parallel combination. Sundan nyo na lang, mas malinaw yung ating linya ron. Okay? Kung hindi nyo ako masundan dito is puntahan nyo na lang yung link na yan.
Okay, nalinya na natin yung ating mga speaker. And then ngayon is ilalagay na natin yung TV. LED. ¼ inch. Kobe. Okay, ang pan na ginagamit natin is 220 volts. Kaya nakarekta na siya sa ating supply ng kuryente. Okay, ngayon is testingin natin muna yung ating amplifier. Gagamitin nating amplifier is Sakura 757 dahil wala tayong available na amplifier. Nilagay sa baba para menos talapit. And then gumamit tayo ng player na Sakura 757. Ang testing lang natin. DJ Media Maestro. At ang ating TV na flat screen, ang size niya is 24 inch. And then yung ating linya is pinasok natin dito. So itong loob ng ating video, okay? Meron tayong dalawang outlet sa loob. And then ang ating panadalawa. So ang kailangan na lang natin dito is, ang kulang na lang dito is yung ating volume. Okay. Pero totally, finish na siya. Yun na lang ating kailangan.
And then gumamit tayo ng switch. Ito yung loob ng ating, ito yung likod ng ating TV. And then ang ating mga push button. So ito yung ating mga, ito yung ating mga linya sa loob. Series and parallel combination. At yun na nga mga ka-video, okay, natapos na natin linya ng ating video, okay, na series and parallel combination. At kinamit nating amplifier is si Sakura 757, and then gumamit din tayo ng TJ Maestro. At pasensya na kayo dahil hindi tayo makapagpagtugtog ng ating video okay player dahil mahirap na makopyright. Okay? At hanggang dito na lang mga ka-video, okay? Sana ay may napulot kayo kahit konting technique muli sa araw nito sa ating pag-wiring sa ating video, okay? At sa mga hindi po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo and notification bell, idamay na para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video. At meron po tayong Facebook page account, kung nais nyo pong bumisita, is bumisita lang po kayo. Ang account po natin is video okay and Turkish Box Randy. At hanggang sa muli at maraming salamat. And God bless.